Okay, ito idol, si Elmer Tan, 18 years old, si Anthony Ayuban, 21 years old. Actually, idol, marami sila, no? Nire-reklamo po nila, idol, yung kanilang naging talent manager tungkol nga daw po sa requirements bago ka maging talent. Okay. Ito, idol, ah. Isa po sa mga requirements, idol, ay kailangan niyo pong magpadala ng nude photos at video po habang nagmamas. Nasa linya na idol si Elmer and si Anthony. Marami po sila dyan, idol. Ito yung mga talent. Mga TikTokers ata to. Elmer and Anthony. Yes po. Okay, magandang hapon sa inyo. Oh, dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sino munang gusto magsalita? Sino yung spokesperson nyo? Okay, si Elmer. Sige, Elmer. So, anong pangalan ng manager nyo, Mr. Elmer Tan? Jack Smith po. Inaka-yelo. Si? Jack Smith. Jack Smith. Apo, apo. Okay. Manager nyo siya saan? Manager po namin siya before sa ano, sa pagka-talent po. At ano yung pinapromise niya na exposure sa inyo? Bibigyan niya daw po kami ng mga projects po, ganun po. Sa TikTok? Ang mga sponsor po, ganun po. Okay. Nakatanggap kayo ng ganung klaseng pananalita sa kanila at nakakainganyo nga naman dahil magkakaroon kayo ng sponsor at kikita kayo doon. Opo. Ano raw po yung gagawin nyo kapag halimbawa nakakuha na kayo ng sponsor, maging endorser kayo ng mga sponsor? Opo. At yan po ipapalabas saan? Sa ano, mga social media din po. Ano-ano halimbawa sa social media, ano mga platform doon? Sa YouTube po, Facebook, ganun po. At nabanggit din natin yung TikTok, tama? Opo, opo. Okay, so social media talent, ang tawag po dyan sa inyo. Okay, so ang requirement lang bago kayo maging talent niya, ano po yung pinapagawa sa inyo? Pinagsisend po, ganun po. Picture na kayo po ay ubot-ubad. Picture and ano, picture po and videos po, ganun po, na nagmamas ka, ganun po. Bakit yung ginawa yun? Ba't kayo pumayag? Actually po, hindi po basta yun, sir, kasi ano po. Ayaw din naman po namin, pero sabi niya po, pag ginawa daw po yun, ibibigay niya daw po yung mga ano, mga gusto daw po. Kahit labag po sa kalooban po namin. So, lahat kayo, kayong anim ngayon, nakapagpadala na ng picture at saka ng video na nagmamas... Hindi po. Hindi po kami lahat po. Hindi lahat. Pero ang ilan sa inyo nakapagpadala? Anong nangyari doon sa mga... Okay, may tumataas ng kamay. Sige, sino tumataas ng kamay? Anong pangalan? Ako po. Angelo po. Angelo. Ilan taong ka na, Angelo? 17 po. Oops! Ah, naka-face mask naman pala. No? Sige, okay lang. Angelo, pakitaas yung face mask mo. So, anong nangyari sa'yo, Angelo? Nagsimula lang po siya sa pag close-close lang po kunyari sa akin. Then, pinagsisend niya na po ako ng mga pictures ko na nudes. And then, kalaunan po, pinagsend niya na po ako ng video ko na nagmamask po. At ginawa mo naman yon? Opo, kasi po sabi niya, may nag-offer po siya ng pera and project po. Ano raw yung project na yon? Para po yun sa isang skincare po ng kaibigan niya po. Napaniwala kayo? Kaya ginawa mo yon? Opo, kasi po gusto niya po makipag-meet sa akin sa Manila kasi malapit lang po ako sa Manila, Sir Rafi. So, nangyari yung pag-meet, hindi? Hindi po, kasi po after po nung pagkakol namin ng halos gabi-gabi, is bigla na lang po na-hack yung account ko, na-report na po siya. Okay. Pagkatapos ko po mag-send ng video sa kanya. Okay, sige. So, anong nangyari doon sa mga ilan sa inyo nakapagpadala ng picture o video na nagmamask? Anong ginawa niya doon sa mga video at mga picture na yon? Hindi po namin alam, Sir Rafi, kung ano na po yung ginawa niya. Pero po nung pagkasend po namin yon, yung sa akin po is in-unsend ko po, binura ko na po agad. Pero hindi ko po alam, Sir Rafi, kung na-save niya na po yun sa cellphone niya. Yun lang, baka in-screenshot niya. Opo. Dapat hindi niyo ginagawa yon. Lalo na ikaw, minor ka pa, dapat kumonsulta ka muna sa guardian mo, kamag-anak, o nakakatandang kaibigan, etc. Nasa liyan telepono, may spokesperson itong si Jack Smith. Okay, astig to na talo manager, may spokesperson. Ah. Wow. Mr. Christopher Rubio, spokesperson ni Mr. Jack Smith. Hello po, idol. Ikaw pa si Mr. Christopher Rubio, ikaw na si Mr. Smith? Ako po si Christopher Rubio, idol. Kayo po ang spokesperson? Apo, ako po yung ano, kasi hindi po makakapagsalita si Sir Jack ngayon kasi inalagaan po niya yung mama niya kasi na-hospital po. Ah, ganon. Sige, okay. Sige po, bilang spokesperson, anong po masasabi nyo dito sa pinanggagawa nitong si Mr. Smith? Pwede po ako makakapagbigay ng full statement. Isa lang po yung masasabi ko kay Sir Jex. Aminado po kami, or kung may nagawa po kami pagkakamali, sana po hindi po inilabas through social media dahil po na masyado pong naapektuhan yung buong pamilya po niya sa stress po. Then kagaya nga po nito, nagkaroon po or nagkasakit po yung nanay niya. Wow. Tapos si Sir Jack po is dahil hindi na rin po niya kinaya yung stress, para po siya na-stress, hindi na po alam yung gagawin. Kaya po, nag-push up sa akin na kung pwedeng ako na lang daw po yung
mausap muna. Willing naman po kami humarap sa lahat po ng ina-abuse nila. At we, okay. Wala naman kami ginagawang, alam naman po namin sa sarili namin na kung meron man po silang intention na ipayag, sana po sinabi po sa amin, hindi po yung ipinahiyan. So inaamin mo may pagkakamali itong si Mr. Smith, itong amo mo. Kaya lang dapat hindi inilabas sa social media. O kasi po saan, kasi po. Alam mo kung bakit kailangan ilabas sa social media? Para malaman ng lahat na something like this exists, using the social media as a bait to young people like them, itong mga kausap namin ngayon, maisahan sila. That's why we're using the same platform na yun ang ginamit yung pang-inganyo dito sa mga kabataan, na para sumikat sa social media, kaya magpadala kayo ng mga hubot-tubad na picture ng mamas. That's why we're telling people sa social media na huwag kayo magpaloko, para wala nang maloko. Idol, pwede, hindi itin po kasi ako makapagbigay ng full statement kasi hinihintay ko rin po yung sasabihin po na... Matanong ko lang, sir, magiging endorser itong mga supposed to be talent ni Mr. Smith. Paano sila mag-endorse? Ano mga product? Halimbawa, yung whitening skin product. Si Idol din ito po. Si Sir Jet po kasi, marami po na rin kasi siyang natulungan ng mga social media influencer na mga aspiring po talaga na maging model. So, hindi rin po namin alam kung bakit po nagkaroon ng ganito. Kasi nga po, mabait naman po si Sir Jet. And marunong na, lahat po talaga, ginagawa niyang anak-anakan. Ginagawa niyang anak. Eh, meron ba naman tatay na pagmamasta niya yung kanyang anak? Tapos, ginawang requirement bago matulungan? Ganito po siguro. Siguro po kapag okay na po si Sir Jet, na po siguro yung magsasabi niya po kasi... Tapos sasabihin mo ngayon, sir, na napahiya siya sa ginawa nitong mga bata na magsumbong? Dapat lang na mapahiya siya dahil pinagsamantala niya itong mga bata. Kinawawa niya, inisahan niya, pinagtripan niya, nagamit niya yung social media para maisakatuparan yung kanyang kamunduhan. Diba, sir? So, talagang kailangan malaman to sa social media na merong isang Jack Smith ang nanluloko ng mga kabataan, manyak at mali, para malaman at hindi na siya makaulit. Mr. Spokesperson, ano po yung mensahe niyo po sa dito sa mga talent na nagsusumbong sa amin at doon po sa magulang nitong minor? Ano pong mensahe niyo po, Mr. Spokesperson? Sir Idol, so masasabi ko lang po sa mga bata na nandyan po ngayon na nagre-raise po ng kanilang ano, ng kanilang gustong sabihin. So gusto ko lang po malaman niyo na alam niyo naman na nagawa or kung may nagawa man Sir Jack na gano'n, alam niyo naman kung ano yung maging naging mabuti rin na nagawa ni Sir Jack. Kung meron man nagawa siyang pagkakamali, siguro napagbayaran niya na to. Napagbayaran niya po? Ano pong pagbabayad ang nangyari? Nakulong na ba siya? Or nagbigay siya ng danyos o compensation? Tawagan mo nga si Attorney Garrett kasi may mga netizen ang gustong makasuhan daw ito. Kung may kaso ba na hindi pa naman na-upload, kung tutuusin, yung mga pictures and videos, if I'm right. Elmer? Yes po. Okay, yung mga nude photos and videos ninyo, naikalat na ba sa social media o wala pa? Meron pong iba na kumalat na po. Okay, then may kaso to. Ilan na sa inyo yung kumalat sa social media, yung malaswang video? Meron po isang picture na, ano po, sir, na nasa hotel po sila na natutulog po, na nakahubad po yung lalaki po na, pero may saplot po yung kalate, pero nakahubad po, nakasama po si Jack Smith po, na-upload po sa Facebook na nakalat po. Okay. Nakikinig po ngayon sa inyo itong si Mr. Rubio. Gusto niyo po magmensahe para makarating po kay Mr. Jack Smith. Sige po, magsalita kayo. Ikaw muna, mauna, yung nakaitim na sa taas. Sige po. Sa akin, gusto ko lang po sabihin sa kanya na pagbayaran niya po yung mga nagawang kasalanan, ganun po. Kasi sabihin po natin na napatawad man namin siya pero hindi man po siya nakulong ganun. So may chance po or may tendency po na gagawin at gagawin niya po yung ganung action kasi hindi po siya napangaralan or nabigyan ng... Ganun po. Sige po, next! Ako po, ang gusto ko po sabihin sa kanya is... Isa po siyang manager na kung tutuusin siya dapat po yung mag-guide sa amin kasi kami pa po yung mga freshmen dito sa social media pero siya pa po yung gumagawa sa amin na pinapangakuan niya kami ng mga bagay na sa tingin niya po is makukuha niya kami and then ginagamit niya na po kasi kami talaga sa mga plano niya po. Like, ano man po kayo? Nakikipag video call po siya na nag-judge
po siya, na nandun po kami na nanonood sa kanya, na kunyari nasasarapan daw po kami sa kanya. Ang gusto ko lang po sabihin sa kanya is, kung sa amin po nagawa niya na yun, sana hindi niya na po maulit at pagbayaran niya na yun para hindi niya na maulit po sa iba pang minor de edad po. Okay, good. Next. Sir, kasi po, nung gayong April 2021 po, nananakot po yung mga yan, sir. Ano pong pananakot ang ginawa? Sir, ano po, pumunta po sila sa bahay ng ano po, nang walang pasabi kung anong ginagawa nila doon. Nagtanong-tanong sila about sa akin and gumamit po sila ng isang parang network, isang network po na ginamit po nila para mahanap po ako mismo. Ginamit ang isang TV network? Opo. Sure ka? Baka naman nagpanggap meron, lang yun. Meron po akong proweba and na-record ko po yun. Yung spokesperson po na sinasabi, Christopher po ba yun? Oh, Christopher. Pumunta si Christopher sa isang TV network. Opo, sila po. Anong ginawa niya sa TV network na yon? Sinabi daw po na may interview daw po about sa akin kahit wala naman po, ganun po. Ah, okay. So, wala nangyari. Pananakot lang. Opo, pananakot po. And buong araw po hindi po ako lumabas nun kasi... Natakot ka? Po. Baka interviewin ka nga nung TV network na yon. Opo. Sumunod, yung naka, ano naman, naka-white shirt. Sir Rafi, hindi po ako galing kay Jugs Fab, pero isa po ako sa mga naras po ng manager. Sa lahat po ng mga manager na nang-abuso po ng mga bata, hindi po yun kasalanan ng mga batang gusto pong mangarap na parang nakakaranas po sila ng masama sa buhay nila dahil po sa actions na ginagawa nila. Okay, yung naka-blue naman. Opo, sana po magbago na po si Sir Jugs po. Jugs po. Ayun lang po. Okay. Masasabi ko lang po sana magbago na po siya, hindi lang po para sa akin, para po sa mga kabataan ngayon. Kasi hindi lang po kasi paggagalaw yung mga ginagawa. Kasi minsan, yung sa amin kasi po hanggang first, one year po ako naging artist po sa kasi sa kanya. Tapos ano po, yung pag-TTF po sa kanya, tsaka pag-scam po ng mga pera, ganun po. Ngayon, si Attorney Garrett, tungol ng AXIA, yes? Attorney Garrett? Yes, sir, Rafi. Okay. Anong kaso doon sa kanilang manager na gumawa ng kalaswaan at pinagawa sila ng kalaswaan video, and then ngayon yung mga video nila ay kumakalat? Okay, sir, first of all, every talent dyan na hinaras niya, since minor sila, we can count it as one count of... Isa lang ang minor. Isa lang minor. Okay, sir. Para dun sa isang minor na yun, meron siyang child abuse, yung sexual exploitation under RA 7610. Okay. Mabigat po yun, Sir Rafi. Tapos yung sa iba naman, since siya ay manager or nag-exercise siya ng isang position of authority over dun sa kanyang inabuso, pwede rin dito yung sexual harassment law natin. Nag-a-apply po yan kahit hindi sa formal work environment, as long as may managerial capacity ka over the person you abused, meron pong sexual harassment doon. And then also yung pagpapakalat ng video, there is anti-voyeurism, Sir Rafi. Kada video na isang publication, that's another count of sexual of anti-voyeurism. So, halimbawa, apat palang minor. So, halimbawa, 20 sila. So, 20 counts ito, 20 cases. Magkakahiwalay. Yes, sir. Tama po, Sir Rafi, no? Kada jurisdiction kung saan niya inabuso yung mga yan, there is one case for every act na ginawa niya. So, for example, iba't ibang lugar sa Pilipinas na ginawa yun, kada place na kanyang pinagawan, we will have to institute one case doon po. Okay, maliwanag. So, child abuse, sexual harassment, yes, tapos voyeurism pa, tatlo. Yes, sir. Tutuusin. Tama po, Sir Rafi, tatlo po. Matagal-tagal din ito sa kulungan kung tutuusin. Salamat, Attorney Garrett. Yes. Mr. Rubio. Yes po. Doon po sa Muntinlupa, pakisabi kay Mr. Smith, aba, pagbibigyan siya ni Dagul at saka ni Peryong, yung gusto niya mangyari, may kasama pang pumada, kung gusto niya. Naku po, Mr. Rubio, pakisabi po kay Mr. Smith, kung muna po siya ng magaling na abogado, dahil makukulong at makukulong siya talaga rito. Nag-guess niyo po? Yes po. Last na naman po, ano pong gusto niyo pong sabihin para sa lahat? Mga nanonood at nakikinig ngayon, lalo na po doon sa mga victims. Ano pong gusto niyo iparating, sir? Isa lang naman po masasabi ko. So, siguro po this time, kung nagkaroon naman po ng hindi pagkakaintindihan or kagaya nga po ng mga sinasabi nila, naiintindihan ko po yun. And sana po dumating sa time na magkaroon din po ng forgiveness and we are willing to face naman po kung ano po yung gusto nila pong sabihin, and we are willing naman po na natanggapin kung ano po yung mga sinasabi nila. Pero sa ngayon po, kagaya nga po ng sinasabi ko, hinihintay ko lang din po si Sir Jack na ready na makapagsalita din po ng side niya. Ang yun nga po, na sana hintayin na lang din po Sir Jack para
makarecover po yung mother niya and siya po okay. Sa stress na na... Well, sana po makarecover na yung kanyang mother. Wala namang kinilaman sa kasong ito yung kanyang mother. Siya naman talaga may problema na damay patuloy ng di oras. But anyway, okay, guys, forgiveness, binabanggit ni spokesperson. Mapapatawad niyo ba? Sir, hindi po. Hindi? Unanimous ba? Hindi po. Okay. Ayan po, Mr. Spokesperson, Sir Rubio, unanimous po. Hindi rin nila patatawarin yung amo mo. Paano yan, sir? Kung gano'n naman po, kausapin ko na lang din po si Sir Jess about sa napag-usapan po natin. And siguro naman po, mapapanood naman po namin ito mamaya. Papanoodin ko na lang po sa kanya. Sige po. Apo, nasa Manila na po kasi ako. Apo. Sir, tama po, pakiparating sa kanya. And ano ba to si Mr. Smith? Gusto niya maging producer? Gusto niya gumawa ng porn site na siya ay nagmamastit at sinasarapan at pinapanood siya at pati mga bata pag mamastit niya tapos papanoorin niya. Ano to? Ilalagay niya sa porn site at ano to? Gumagawa siya ng porn movie? Hindi po ako makakapagsalita about yan pero sa nalalaman ko lang naman po kay Sir Jack, very naman po siya. Maayos naman po siya na tao, mabait naman po siya, pero hindi ko po alam sa mga ganitong senaryo. Ang isa lang din po masasabi ko, alam naman po nila at kilala po nila kung gaano kabait po si Sir Jack. Aminin na po natin na opo, isa pong gay si Sir Jack na there is a time po na may mga senaryo na medyo clingy, magiging clingy sa talent, pero sa about po dyan, alam po po, alam naman po namin na hindi po lahat ng accusation sa kanya ay totoo po. Kasi meron din naman po kaming mga patunay na hindi rin naman po ginawa yung iba na sinasabi sa kanya. Maraming salamat po sa ulit sa inyo, Mr. Rubio. At doon naman sa mga bata, Mr. Elmer Tan. Yes po, sir. Et al. Salamat sa inyo. Huwag niyo ibawang telepono. Kakausapin kayo ng staff para doon sa pagsasampan niyo ng kaso at doon sa minor. Kailangan siyempre yung inyong mga magulang pag nagsampan ng kaso o guardian dahil sa inyong edad. Okay? So, kakausapin kayo ni Odette right after this. Okay? Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan ang aming warning sa lahat ng mga nasa social media, yung mga mahilig mag-surf sa social media. Marami ka matututunan maganda sa social media, kung tutusin. Pero mag-ingat kayo dahil marami rin mga patibong dyan na kapag kayo ay nahulog dyan, biktima ang kalalabasan nyo tulad na lang nito. Mag-ingat na lang po kayo talaga. Meron na po tayong 19.5 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Rafi. 19.5 million and counting. Dahil po sa inyong lahat yan, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, at kung nagtataka po kayo bakit hindi po kayo nabibigyan ng notifications galing po sa Rafi Tulfo in Action YouTube channel, make sure po kasi napindutin niyo po yung bell button sa gilid. Select niyo po yung all para ayan, updated na po kayo at lagi po kayo napapadala ng mga latest videos ng Rafi Tulfo in Action YouTube channel.